Magandang araw mga idol, maligayang pagbabalik. Pacquiao versus Hussein, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon matapos sumabog ang balita na sinasabi ni Carlos Padilla sa isang interview na di umano'y dinaya niya ang laban ni Pacquiao kontra kay Hussein para masiguro ang panalo ng Pinoy. Si Padilla po ay isang legend na referee sa boxing. Ngayon po ay balikan natin ang laban ni Manny Pacquiao versus Nedal Hussein at himahimayin kung sa palagay natin ay may basihan ang pahayag na ito ni Carlos Padilla. Tara mga idol at balikan natin ang laban na ito. Ayun, round 1 mga idol. Itong laban mga idol is naganap noong October 10, 2000 po mga idol. Si Pacquiao po ay nakapula at si Hussein naman ay naka-black. Ayun, binabanatan po ni Manny Pacquiao si Hussein sa bodega para nakapokus po si Pacquiao sa bodega mga idol. Malakas din si Hussein mga idol kasi napapa-atras din si Manny Pacquiao kapag natatamaan kahit na parang pasundot lang yung tirada ni Hussein. Ang maganda lang kamay ni Pacquiao mga idol kasi mabilis yung kamay niya at maraming kombinasyon yung binabato niya. Kaya hindi nalalaman ni Hussein kung saan ang galing yung mga suntok na binibitawan ni Manny Pacquiao. Bata pa si Manny Pacquiao dito mga idol. Ayun, grabe yung round 1 pa lang pero ang dami ng mga suntok na binabato si Manny Pacquiao. Talagang agresibo si Pacquiao dito, parang gusto niyang tapusin ang laban sa early round. Nasa mga round 2 na po ito mga idol. Grabe, agresibo talaga si Manny Pacquiao dito. Bato ng bato. Ayun, parang natamaan si Pacquiao din. Grabe yung bilis ni Manny Pacquiao dito. Grabe yung kombinasyon sa ulo at sa bodega. 1, 2, 3 combination ni Manny Pacquiao. Ayun, na down si Manny Pacquiao mga idol. Knockdown po. Ito na po yung sinasabi ni Carlos Padilla na daya. Tignan natin dito mga idol kung totoo bang hinabaan niya ang pagbibilang para makarecover si Manny Pacquiao. Makikita natin mga idol na hindi naman masyadong mahaba yung pagbibilang ni Carlos Padilla mga idol. Tama yung pahayag ni Manny Pacquiao na nasakto lang yung pagbibilang ng referee nung natumba siya. Ang totoo talaga dito mga idol is rugi talaga si Manny Pacquiao dahil halatang nahihilo siya dito. Delikado na si Manny Pacquiao dito. Panay kapit si Manny Pacquiao dahil hilong-hilo pa rin siya. Ayun, naka-recover na si Manny Pacquiao dito. Talagang mas mabigat lang talaga yung suntok ni Hussein. Kaya kapag natatamaan si Manny Pacquiao, nahihilo talaga ito. Ito po yung replay mga idol. Ayun, parang simpleng jab lang po. Tamaan si Pacquiao, simpleng jab lang pero malakas. Ayun, talagang nahilo. Bagong round na naman ito mga idol. Ganun pa rin si Manny Pacquiao, aggressive pa rin. Madaming suntok pa rin ang binabato. Walang gusto niyang tapusin na talaga si Hussein. Grabe talaga yung stamina ni Manny Pacquiao.
Parang hindi na papagod. Ito round number 5. Ganun pa rin. Agresibo pa rin si Manny Pacquiao. Ayun, nakatama na naman si Hussein. Budika. Punteriya din ni Manny Pacquiao ang budika. Budika na naman. Panay budika si Manny Pacquiao dito. Ayun, uppercut by Hussein. Nakikita natin lamang talaga sa stamina si Manny Pacquiao. Ayun. Solid. Solid hook. One-two combination ni Manny Pacquiao. Jab. One-two combination, mga signature moves ni Manny Pacquiao. Ayun, tinulak. No, walang knockdown doon, tulak yun. Panay so good pa rin si Manny Pacquiao. Kung sa score lang siguro, lamang si Manny Pacquiao. Kahit naabot na 12 rounds ito, lamang si Pacquiao sa score. Kasi ang daming suntok na binabato si Manny Pacquiao. Habang si Jose naman bumabato lang ng combination kapag nakikita niyang napapagod na si Manny Pacquiao. Ayun, natamaan si Jose doon. Solid yung patama ni Manny Pacquiao doon. Grabe yung pag-agresibo talaga ni Manny Pacquiao. Ayun, natamaan si Pacquiao. Right hook, jab, ayun, tamaan na naman si Hussein. Uy, nadulas si Manny Pacquiao doon. Yun, natamaan si Hussein. Ayun, sumuntok kahit na ring bell. Tapos na po ang round 9. Round 10 na po ito, mga idol. Ayun, parang gusto na sumuko ni Hussein. Ang combination ni Pacquiao. Ayun, nakatama din si Hussein din. May cut na po si Hussein dito. Kasi grabe na yung dugo sa mukha ni Hussein.
Ito na po yung sinasabi ni Carlos, mga idol, na yung natamo na cut ni Hussein ay headbutt daw yun, kaya hindi po dapat ideklara yun na TKO. Pero idiniklara niya na TKO para manalo si Manny Pacquiao. Dapat daw hindi TKO ang decision dito, dapat yung scorecard talaga yung dapat basihan sa panalo na ito. Kasi ang cut na natamo niya ay galing sa headbutt, hindi sa suntok ni Manny Pacquiao. So dahil idiniklara ng referee na TKO, walang magagawa si Hussein doon kundi talo siya. Grabe talaga yung pagkadismaya ni Hussein dito, mga idol. Hindi niya tanggap ang pagkatalo. Ang nanalo po dito, mga idol, ay si Manny Pacquiao via TKO sa 10th round. Hanggang dito na lang, mga idol. Maraming salamat sa panonood.